Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. So malamang andito ka dahil gusto mong maprotektahan yung mga importanteng files mo. Gusto mo ng magandang backup solution o di kaya gusto mo ng personal cloud storage. Well, kayang-kayang gawin niya ng ating NAS or network attached storage. Pero ano nga ba itong NAS? Isa tong storage device na connected sa isang network kaya pwede itong ma-access ng iba't ibang mga device at the same time. So halimbawa, meron kayong dalawang PC, isang laptop at limang smartphone sa bahay, lahat kayo ay pwedeng maglagay ng files dito as long as connected kayo sa network. Meron din tong sariling processor, memory at operating system, so gumagana to independently. Hindi natin kailangang magbukas ng computer para lang mapagana itong NAS. Sobrang dami nating pwedeng gawin dito, pero sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakagawa ng isang backup system at personal cloud storage gamit itong entry-level disk station ng Synology, ang DS220J. So, sa loob ng box, makikita ka agad natin yung disk station natin. Meron din tayong user's manual, power adapter, ethernet cable, at screws para sa ating hard drive. Usually, wala pang kasamang hard drive itong mga disk station ng Synology. Kaya bumili ako ng dalawang 6TB na Seagate Iron Wolf. Mas mahal to kumpara sa mga regular hard drives na ginagamit natin sa computer natin, pero design talaga to para sa mga network attached storage. So buksan na natin itong DS220J para ilagay yung mga hard drives, i-connect natin sa router, at pwede na natin tong i-set up. Tandaan nyo, dapat connected sa iisang local area network or LAN yung computer at yung NAS natin, dahil kung hindi, eh hindi tayo makakapag-proceed sa next step. Now kung nasa same network na at wala ng problema, pwede na nating simulan ng setup. Magbubukas lang tayo ng browser. I-type natin ang find.synology.com. Click lang natin yung connect. Agree tayo sa terms. Then click setup. Dito makikita natin yung installation page ng DSM or Disk Station Manager. Ito yung web-based operating system ng Synology na kailangan natin para magamit natin itong NAS. Click natin yung install now. Make sure na walang laman yung drives na gagamitin nyo dahil mabubura lahat yan. Agree lang tayo at mag-uumpisa na yung installation. Ngayon, pagtapos na mag-install, gagawa naman tayo ng admin account. Umpisahan natin sa server name, then username and password. Now keep in mind na admin account itong ginagawa natin ngayon. Pwede kasi tayong gumawa dito ng iba't ibang accounts at pwede nating limitahan kung anong mga files lang ang pwedeng ma-access ng mga accounts na gagawin natin. So click natin yung next. At dito meron tayong option para gumawa ng Quick Connect account. Sobrang importante nito kung gusto nyong ma-access yung mga files nyo online gamit ang iba't ibang klaseng device tulad na lang ng smartphones. Meron na akong existing account, so itong second option ang pipiliin ko. Click next. Agree lang tayo sa terms. At bibigyan nila tayo ng option para i-install yung mga applications nila. Skip muna natin yan sa ngayon. At tapos na tayo sa installation ng DSM. Ito na yung user interface. Meron tayong widget para mo-monitor yung NAS natin. At makikita rin natin dito yung control panel, file station, at yung package center kung saan makikita natin yung mga applications na pwede nating i-install sa ating Synology NAS. Again, sobrang dami kasi nating pwedeng gawin dito sa ating NAS. Hindi natin iisa-isahin yan dito sa video na to, pero i-discuss natin yung isa sa mga apps na talagang makakatulong sa pagmamanage ng files natin at yan ay ang Synology Drive. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo yung setup ng NAS natin. Dito sa Storage Manager, makikita natin yung ating RAID type at volume. Itong RAID or Redundant Array of Independent Disks ay yung storage technology kung saan pinagsasama natin ang dalawa o higit pang drives or disks para magkaroon tayo ng mas magandang performance or para mas maprotektahan ang data natin or both performance and data protection. Now maraming klase ng RAID, RAID 0, RAID 1, 5, 6, 10, at sa ibang NAS kailangan i-set up pa natin yan manually na sa totoo lang ay medyo confusing lalo na kung wala naman tayong background sa IT. Pero dito sa ating entry level NAS na DS220J, automatic nang ma-set up yung RAID at yung volume natin. Siyempre kung maalam ka sa mga ganitong bagay, eh pwede pa rin naman nating baguhin yung RAID type depende sa kung ano ang kailangan natin. Pero by default, gamit natin dito ang SHR or yung Synology Hybrid RAID na may one drive fault tolerance. Ibig sabihin, kokopyahin nung isang drive yung laman ng isang drive para kung sakaling masira yung isa, eh meron pa tayong kopya dito sa isa kaya hindi tayo mawawala ng files.
Ang problema sa ganitong setup, kalahati lang lagi ng total storage capacity ang magagamit natin. Sa kaso natin, 'di ba, meron tayong dalawang 6TB na hard drive. So 12TB sana yung total storage capacity, pero 6TB lang ang magagamit natin dahil nga yung isang 6TB ay nakareserba para kopyahin yung laman ng isa. At yun naman talaga ang priority natin sa video na to, yung iwasang mawala ang mga importanteng files natin. So meron na tayong RAID at volume, at dito sa volume na to, gagawa na tayo ng shared folder kung saan natin ilalagay yung mga files natin na pwede nating ma-access through a network. Punta tayo sa control panel, shared folder, create, at hayaan nyo na lang nakacheck yung enable recycle bin para pwede pa nating ma-restore yung mga files na aksidente nating madedelete. Click next. Meron tayong option para i-encrypt itong folder for added security. Pero syempre, maaapektuhan ito yung bilis ng pag-access natin sa files. So skip ko muna to sa ngayon, then click apply. At dito makikita natin yung listahan ng mga users. Pwede nating iset dito kung ano lang ang pwedeng gawin ng mga users na to sa folder na ginawa natin. At yun na yun, pwede na tayong maglagay ng files dito sa ating NAS. Click lang natin yung upload at select natin yung files. Pero malamang iniisip nyo ngayon na ang hassle naman. Kailangan pang buksan yung DSM gamit ang browser at mag-upload pa para lang makapaglagay ng files sa NAS. Well, pwede rin nating ma-access yan nang hindi ginagamit ang DSM. Gagamitin natin ang Windows File Explorer para mas madali. Kailangan lang nating i-map yung location ng folder. So open lang natin yung Windows Explorer. Click natin yung This PC, Computer, Map Network Drive. Pili tayo ng drive letter. At dito ilalagay natin yung location ng folder natin sa NAS. Type lang natin yung dalawang backslash, then yung server name na ginawa natin kanina, HVNAS, backslash ulit, then yung name ng ginawa nating shared folder, HVShared. Now make sure na nakacheck yung reconnect at sign in para kahit i-restart natin yung computer natin, kusa na itong imamap yung shared folder. Sign in lang natin yung admin account na ginawa natin kanina. At yun na yun, makikita na natin yung ating shared folder gamit itong Windows Explorer at mas madali na tayong makakapaglagay ng files sa NAS natin. Now, pag-usapan naman natin itong Synology Drive Suite. Itong Synology Drive ay isa sa mga pinakamagagandang apps ng Synology na magagamit natin para i-backup at i-sync yung mga files ng iba't ibang device natin papunta sa ating Synology NAS. So una, i-download muna natin to sa DSM. Punta lang tayo sa Package Center. Search natin yung Synology Drive Server, then click Install. After nyan, makikita na natin yung Synology Drive Apps dito sa ating main menu. Unahin natin itong Synology Drive Admin Console. At kung makikita nyo dito sa ating Team Folder, hindi pa naka-enable yung HV Shared Folder na ginawa natin kanina. Enable natin yan para ma-access nitong Synology Drive App itong HV Shared Folder. Click lang natin yung folder, Enable. Then magpa-pop up itong version control option. So kapag hinayaan nating naka-enable to, magkakaroon tayo ng restore points. Kaya kung sakaling may nabago tayo dito sa ating folder tapos gusto nating ibalik sa dati, meron tayo ditong hanggang 32 versions para mag-restore, kaya highly recommended na hayaan na lang nating naka-enable yan. Open naman natin ngayon yung mismong Synology Drive at makikita na natin dito yung HV shared na folder. Now install naman natin yung Synology Drive Client for Windows PC. Click Start Now. At dito meron tayong dalawang options, Sync Task and Backup Task. Sa Backup Task, makakagawa tayo ng backup system sa computer natin. Ito yung gagamitin natin kung gusto nating i-backup yung mga local files natin sa computer papunta sa ating Synology NAS. Login lang tayo. At dito pipili tayo ng folder na gusto nating i-backup. Halimbawa, gusto kong i-backup lahat ng files ko sa Documents folder. Select lang natin itong Documents. Tapos dito sa Backup Destination, pipili naman tayo ng folder sa NAS kung saan natin ilalagay yung mga backup files. Gagawa na lang din ako ng Documents folder dito sa ating NAS. Click Next. At meron tayong tatlong klase ng pagbabackup, Continuous, Manual at Scheduled. Pipiliin ko yung Continuous para mabackup ka agad every time na maglalagay ako ng files sa Documents folder ng PC ko. Click Next. At yun na yun. Kung makikita nyo, binabackup na nitong Synology Drive Client yung mga files sa Documents folder ng computer natin papunta sa ating NAS. At sa tuwing maglalagay ako ng files dito, automatic na itong magkakaroon ng backup sa NAS dahil nga continuous backup yung pinili natin kanina. Pero pag nag-delete ako ng files dito, hindi madidelete yung kopya sa NAS natin.
Now, pag-usapan naman natin yung sync task. Dito meron tayong two-way sync option. Kapag naglagay tayo ng file sa PC, malalagay din sa NAS. Kapag nag-delete tayo sa NAS, madedelete din sa PC. So sa sync task, dapat laging pareho yung files na makikita natin sa NAS at sa computer natin. Meron din tayo ditong on-demand sync option para tong Dropbox. Kaya para sa akin, ito yung magandang gamitin kung gusto nating gumawa ng personal cloud storage. Punta ulit tayo sa ating Synology Drive client. Sync task, create, connect tayo sa NAS. At dito meron tayong dalawang options. Pipiliin natin yung una para makapag-sync tayo sa ating team folder. At ngayon pipiliin naman natin yung mga folders na gusto nating i-sync. Gagawa ako ng cloud folder sa NAS under HV shared. Hahayaan ko na lang sa default yung local folder. At ito na, meron na tayong folder sa computer at sa NAS na laging nakasync. So kapag naglagay at nag-delete ako ng file sa alinmang folder, eh mangyayari din yon sa kabilang folder. At bago natin tapusin itong video, pag-usapan muna natin saglit yung on-demand sync. Kung mapapansin nyo, may mga cloud logo yung files natin dito sa ating local folder. At yan ay dahil nasa NAS lang talaga yung mga files na yan at yung NAS ang nagsisilbing cloud storage natin. Kaya kung titignan natin, wala tong kinakain na space sa storage ng computer natin. Madadownload lang yan kapag inopen na natin yung file, kaya kung mapapansin nyo, naging check na yung logo at may kinain na siyang storage sa computer natin. Ngayon, kapag hindi na natin to kailangan sa ating local folder, pwede natin yung i-right click, Synology Drive, then free up disk space para sa NAS na lang ulit nakalagay yung files at makakasave tayo ng disk space. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Sana nakatulong sa inyo itong video. Maraming salamat sa Synology para sa project na to. Maraming salamat din sa panonood at next time ulit. Peace!